Okay, so gagamitin natin ngayon yung ating cruise control dito lang sa kanyang manibela. So how to set that? Ito lang yung P10. After mo mapindot yon, pag nakapag-set ka na nung talagang speed na gusto mo, pindutin mo lang to pababa. Yan, may lalabas doon na set. Tapos iwan mo na yung silinyador dun sa paa mo at alisin mo na. So diretso na yan. Pero kung nagpreno ka, mawawala yung set na yan at babagal yung sasakyan. So ganun lang yung pagsiset ng ating cruise control. So ano yung advantage nito, sir? Bakit natin ginagamit yung cruise niya rather than yung normal na ginagamit yung silinyador niya? May isa pa kasing sasakyan, which is yung Toyota Revo, na pag ginagamit dito sa expressway, which is nakapondo lagi yung paa, nakakangawit at saka masakit sa yung tinatawag nilang Achilles heel. Yan. So ngayon, pag pipindutin ko, kasi may sasakyan sa harapan, pindutin ko to, mawawala yung set niya. Kasi mag-overtake tayo ito sa kaliwa. So ang advantage niya is hindi lagi nakapondo yung paa mo dun sa silinyador, and hindi makakawit yung paa mo, pwede mong igalaw-galaw pag nagmamaneho ka dito sa expressway, kasi dire-diretso lang naman tong expressway na to. So that's the advantage there. Okay, so napakaganda siya gamitin lalo na sa mga expressways at saka sa mga dire-diretsong daan. Pero pagdating sa mga city driving na mahirap na siyang gamitin. Kasi lagi kang ginagamit yung silinyador. Yan. Yan, so isang set pa po. Ayan, so nag-cross set ulit tayo. Set natin yung cruise control niya, and then yan lang. So yung speed po niya ay nasa 96. Paano po pag gusto nating taasan, ano po yung pipindutin natin dyan? Pag gusto nyong taasan, pindutin nyo lang to, tataas yan ng isang guhit. Tapos isa na naman, isang guhit. Mararamdaman nyo yung sasakyan, nahahatak siya ng konti. Yan, hanggang sa mapunta siya dun sa 100. Yan, so nasa 99 na tayo. And if you want to go to 100, pindutin niyo ulit para maging 100. Ayan, 100 na siya. So naka 100 lang po tayo kasi dito tayo sa D-Flex, ayaw naman nating matikitan for overspeeding. Though yung iba naka 110 or 120 siya. Naka 110 or 120 sila, kaya mabilis sila. Pero tayo, be a safe driver lang po tayo. Wala namang mawawala pag nasa law-abiding citizen tayo sa mga rules. Ayan, so kung mapapansin nyo din guys, yung 7.9 liter per kilometer, yan po yung naka-eco mode ang sasakyan na Montero. Kung makikita nyo yung eco, yun yung calculation niya. Per 100 kilometer yan. Per 100 kilometer. Ayan. So kung okay na ba yun, comment lang po para sa mga expert kung paano mag-compute. Ayan. So that's all for the cruise set and for the Android Auto. Thank you for watching guys! Kung may tanong lang po kayo, don't forget to ask. And then, we're using also the QCY F11 dashcam, which is kasama na niya sa previous video ko. Bye-bye!